Ang 2024 Ultra Gravel PH gaganapin sa New Clark City, Capas, Tarlac. At ang video na ito ay route guide para sa pinakamaikling distansya nito, ang 50 kilometers. Para ko, Dax, hindi karera ang Ultra Gravel. It's not a race. Not a race. Not a race. Isa itong fun ride na kailangan nyo lang makatapos sa cut-off time. 4 na oras mula sa 5 a.m. gun start ang cut-off para sa 50 kilometers. Nagsisimula at nagtatapos ito sa New Clark City Athletic Center. Kung kasali kayo rito, iikutin nyo lang ang paligid ng Capas Tarlac bago makabalik sa NCC. Isa lang ang medyo malaking ahon sa ruta pero hindi naman ito ganung kataasan. Nasa simula lang din ito ng ruta kaya hindi nyo ito aakyatin ng pagod. Pero marami rin ang hindi nakikita sa mapa tulad ng kondisyon ng daanan at ng trails. At iyan ang papakita ko sa video na ito. Abangan nyo rin sa dulo yung papakita kong porsyento ng off-road at paved sa rutang ito. Pero bago ang lahat, tanong ko lang sa inyo, siklista ka bang mahilig sa bike trips at tips? Hi, ako si Jangan Bikes at gumagawa ako ng lingguhang videos tungkol sa mga adventures ko at mga bagay na natutunan ko rito. Kung ganito rin ang hilig mo, like, subscribe at pindutin mo na rin ang bell button para una mong malaman tuwing may bago akong video. Follow nyo na rin ako sa @JanganBikes sa Instagram, TikTok at Facebook. Halika na, tuloy na tayo sa video. Noong nakaraang taon, sumali rin ako sa 50 kilometers ng Ultra Gravel PH. Ito yung pinakauna kong gravel event at natuwa ako sa karanasan ko. Hindi siya ganon kahaba para malaspag, pero magandang hamon yung ruta namin noon para sa baguhang katulad ko. Hindi ako nakarehistro sa 2024 Ultra Gravel, pero dahil bago ang ruta, gusto ko pa rin siya makita. Ang nagyaya ng track read na ito, si Boodle Buddy, na kung hindi nyo pakilala, ay isang sikat na bike builder sa Manila. Silipin nyo lang yung Instagram niya para makita ang mga nagawa na niyang bikes. Today, gagawin natin yung 50 kilometer ng Ultra Gravel. Next week yung race. Next week. Actually, hindi ko na-load sa computer. So, tulungan na lang tayo. Sino may computer? Sana hindi tayo mawala. Tapos, target natin at least mga 3.5 hours sana. Opinion. Solid organized tong track lead. May radyo. Kenchana. Start. Na. Malaki yung laki grupo namin ngayon, 21. Tapos marami kami mag-track read pero parang maraming hindi kasali pala. So for fun lang to. Left. Left. Hindi kami kasali sa Ultra Gravel kasi may family trip kami sa parehong weekend. Sasali sana ako nung Feb, yung original date niya. Kaso nausog siya dahil ato may kasabay na malaking event din sa NCC. So, kaya ito ngayon dahil may nagyaya, nahatak lang kami sa grupo na to. Sinubukan na rin namin yung ruta. Ito yung simula. Nagsisimula siya sa New Clark City. Tapos susundan yung kalye na papunta sa Clark City. Kumahabang semento muna siya bago ka pumunta sa gravel. Late na rin kami nagsimula kasi wala, layo ng pinanggalingan. Halos alas 9 na kami. No, alas 9 na kami nagsimula. Kaya trick na yung araw. So okay lang naman kasi 50 kilometers lang dapat to. Sana hindi kami mawala-wala at tama yung GPX file na nakuha namin. Marami akong bagong nakilala sa grupong ito na iba't ibang klase ng pagbibisikleta ang ginagawa. Pero kahit na iba-ibang kasanayan namin, nakapagsama-sama pa rin kami rito para magruta, mamasyal, at syempre, magpa-picture. Pakita ko mamaya yung mga malupit na litrato mula sa ride na to. Kasama rin namin sa ride na to ang sikat na photographer na si Jill Sunju. Pwede siya follow dito para makita niyo yung mga gawa niya. Kalye ang simula ng Ultra Gravel 50 kilometers. Susundan ang bagong kalye papunta sa Clark Freeport, Pampanga. At pagdating sa kilometer 3.7, papasok na sa unang off-road segment. Kailangan lang mag-ingat dito sa lusong kasi mabato at mabuhangin at may isang ang sumemplang sa amin dito. Sumemplang na si Dave. Yeah. First blood. First blood! Sumemplang ka na, Dave? We'll be right back.
Pagkalagpas ng kilometer 5, darating na kayo sa ahon na sinasabi ko kanina. Base sa Climb Pro ng Garmin, banayad lang siya. 1.63 kilometers ang haba at 58 meters lang ang elevation gain. May konting hamon lang yung ahon na to kasi may mga maluluwag na bato habang umaakyat. Tunay na kentsana. Susundan naman ito ng ilang lusong na medyo technical at baka mahirapan yung mga nagsisimula pa lang sa gravel riding. Yung mga pinakamakitid na trails dito sa Ultra Gravel 50 kilometer route, mga double tracks na, walang single track. Kaya sa mga ahon at lusong, may lugar para sa mas mababagal at pwedeng may lugar para sa mga gusto mag-overtake. At kung may sumemplang, may sapat na lugar para mahulog na hindi masyadong makakaabala sa ibang mga tao. Pero sana naman, walang maaksidente at ligtas tayo lahat na makatapos. Off-road! Oh, angin! At babalik na ulit sa kalye sa kilometer 7.6. Bike nga pala to ni Higad Pating, malupit na YouTuber yan. Panoorin niyo yung mga videos niya, sobrang benta. Isa siya sa mga pinakapaborito kong YouTubers. Semento ulit. Pero okay yung unang segment ng gravel kasi flowy siya, hindi ganun ka-technical. Feeling ko nga mas pang-pasyal pace siya. Nasakto rin sa kung ano ang ultra gravel. Parang naalala ko to last year. Dumaan ata kami rito. Pero iba yung tsura niya ngayon na may araw. Kasi madaling araw yung simula nun eh. Halos kakalabas lang. Kakalabas lang ng liwanag. Oh, maganda pala yung view. Pagkatapos nito, mahaba-haba ang sementadong daraanan. Dahil lang sunod na off-road segment na sa kilometer 16.6 pa. At dahil tagtuyot ang panahon, dito na magiging maalikabok ang trail. May ilang bahagi rin na malalim ang buhangin kaya mag-ingat dito. Ang teknik ko kapag lumulubog o dumudulas sa anggulong, shift lang pababa at padyak lang. Kawawa yung mahuhuli. Oo nga eh, lahat ng alikabok eh. Oo. Cute nga eh. Lalim ng buhangin. Oo nga eh. Ganda though. Oo. Ito mama sa tae. Jackpot! Nilapit ko lang eh. Uy, daan tayo dito. Ay, inis nung Eugene na to. Shit hunter ka pala. Suwerte daw yan. Mahangin na gravel ahon! May tumama raw sa tae kanina na malaki. Nagdadaan lang kami ngayon na parang Mars na open field na buhangin lang. Sipin mo, dito nagsushooting yung Power Ranger sa init. Kalaban. Oo nga, sakto. Sakto, ganito. Una ka. Oo, oh, dyan nga. So, dito sa may kilometer 20, malikap yung camera. May medyo technical descent na maluwag yung bato at malalaki pa sila. Kaya ingat-ingat lang dito. Kung hindi ka kampante, paunahin na yung mga nasa likod. Para iwas sa gulo. Tapos kung bababa ka, keep your distance para iwas sa semplang.
Pagdating sa kilometer 21, tatawid lang ng kalye at papasok ang ruta sa lugar na pamilyar sa akin. Dito kasi dumaan ang ruta ng 100 kilometers race ng Gravelton noong nakaraang October 2023. Pero iba na ngayon ang kondisyon ng trail dahil tuyo ang panahon. Kasi noong Gravelton, basa at mas buwang lupa. Kasama to sa Gravelton. More crunchier today. Itong para sa Ultra Gravel dahil tagtuyot, mabuhangin siya. Kasama yung segment na to nung gravel to eh. Wow. Pero mas lalit ng buhangin dahil tuyot. Ito yung sign ng Ultra Gravel last year. Ito yung sign ng Gravelton last year. Dito pa rin siya. Mahaba rin ang off-road segment na ito, halos 10 kilometro, na matatapos sa kilometer 26.7 sa Sitio Dam, Tarlac City. Grabe yung putik na nag-traffic kami, nilakad namin para sa ato eh. Pero medyo matigas naman. Medyo. Oh. Hindi, dun sa gilid. Pero, ganun rin eh. Lumubog yung rim ko. Mali. Salamat ako. Look, umiyo siya. Ayaw niya, ay naguluhan siya. Clear na yung piece niya. Sorry. Yung mapunong segment na to, paborito ko siya noong Gravelton kasi makakatakas kami sa araw dapat noon. Pero buti na lang din itong araw na to, maulap at hindi naman ganun kainit. Pagkarating namin sa Sitio Dam, naghanap muna kami ng mga tindahan para mag-refill ng tubig at pwede nyo rin ito gawin sa mismong araw ng Ultra Gravel. Sobrang solid ng scramble na to at sinabihan namin si Kuya na pumuesto rito sa araw ng Ultra Gravel. Pagdating sa may kilometer 27, cementado na ulit sa may Sitio Dam. Yung napansin ko rin sa irrigation canals dito sa Tarlac, meron silang mga harang. Hindi tulad ng sa Nueva Ecija na walang harang at delikado na mahulog. Nasa kilometer 33 na ang sunod na gravel segment. Papasok ito sa Estancia de Lorenzo Resort at mukhang dito nga ang checkpoint para sa 50km event ng Ultra Gravel PH. Dito rin siya ginawa noong nakaraang taon. At ang patunay namin na dumaan kami rito sa checkpoint ay isang selfie sa karatula ng Ultra Gravel sa resort. Grabe ng last year may checkpoint dito eh. Yeah, left. Dito, left sa Nesh V Farms. So may kilometer 35, sementado ulit. Pero balik agad sa trail, so wala pang isang kilometro. Dito banda, patag naman pagdating sa sementadong lugar at papasok sa ilang mga bahay bago makarating sa sunod na off-road segment. Medyo rolling hills siya na ang magandang view kasi angat ka, sinikita mo iba kong kasama sa baba at nakita mo rin na winding yung trail. Dito sa kilometer 41.7, sementado na ulit. Kilometer 46, nadaan sa ilalim ng tunnel ng NCC Road. Truck.
At dito sa kilometer 47, ito na yung huling gravel segment, balik sa New Clark City Athletic Stadium. Medyo paahon siya at mas malalaki yung mga bato sa ibang bahagi. Mabuhangin din, kaya kailangan nyo rin mag-ingat dito. Mahirap nang sumemplang ng malapit na finish line. Kilometer 48.8, yun na ata yung huling gravel section at nasa service road na kami papasok sa NCC. Tapos na! Yeah! Finish line! Lumalabas na halos 43% ang off-road segments base sa computation ko. Para sa akin, magandang hatian ito ng road at off-road para sa mga gustong magsimula sa gravel riding. Tapos ang track read. We are back sa NCC Stadium. Noong nakaraang ultra gravel 50 kilometers, ganito rin ang pakiramdam ko. Hindi ako masyadong laspag na mawawalan ako ng gana sa gravel riding. Pero sakto lang din ang hamon ng trail sa ruta para maramdaman ko na gusto ko pa ito gawin. At ganun na nga yung nangyari sa akin noong 2023. Sinundan ko ang ultra gravel ng PCF Gravel Race, Tanay Bike Challenge at ng Gravelton. At may iilang off-road rides sa gitna ng mga ito. Masayang panimula sa gravel riding ang ruta ng 50 kilometers ultra gravel. Pwede pa nga siya balik-balikan basta may kopya kayo ng ruta. Ilalagay ko sa description sa baba ang link sa GPX file nito para makita nyo rin. Kahit na hindi ako kasali sa mismong event ngayong taon, masaya pa rin ako na nagawa ko siya kasama ng mga bago kong kaibigan. Pasalamat din kay Budol Buddy at sa Porch Coffee Clark na nagpakain sa amin ng lunch pagkatapos ng ride. Kung gusto nyo ng masarap na kape at pagkain sa Clark Freeport area, bisitahin nyo lang ang Porch Coffee sa Parade Grounds. Ilan ito sa mga litrato ang kinuha ng ride namin. Maraming salamat kay Jill Sunchu at kay Ryan Buenaventura sa mga litrato. Kaya kung mahilig ka sa bike trips at tips, like at subscribe lang!